we celebrated the third anniversary this year. Is there anything to celebrate? Have we taken advantage or have we done anything that would benefit us with respect to the... Well, in my opinion, the Philippines has done nothing at all to fortify or enforce the ruling. We have a duty to defend our maritime zones and our territory. Saka sinasabi ni Presidente, o bakit naman I'm exercising ownership kasi pumapayag ako mangisda sila. So ibig sabihin, sino bang pwede lang magbigay ng pahintulot na mangisda ka sa ibang tao kung hindi yung may-ari? O hindi ba akong ina-assert ko yung ownership ko? Pinagbibigyan ko lang sila? Parang gano'n. Bumisita ang bawal ang Pasaway at Zambales upang makapanayam ang ilang mangingisda tungkol sa lagay ng kanilang paghahanap buhay. Pumayag silang makipag-usap sa amin, ngunit tumangging magpakita ng kanilang muka sa takot na sila'y malagay sa alanganin. Sa kalagayan kasi na may mga karanasan na yung ibang mga kasama naming mangingisda na na-interview, imbis na tulungan, nababaligtad pangyayari, sila yung nahaharas. Halos 3 taon na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa alaala ni Roberto, hindi niya tunay na pangalan, ang sinapit nila sa Scarborough o Panatag Shoal nang makita sila ng Chinese Coast Guard na nangingisda umano sa lugar. Nung natagal lang kami sa paghatak ng angkla, siyempre, ilang tao lang kami nagbabatak, hindi basta-basta tanggal yung angkla, yun na, binubunan na kami ng mga tubig. Yung takot, tsaka pati yung pagkilos namin, halos hindi kami makakilos sa takot, nanginginig kami yung sakan. Magnanakaw sa sariling teritoryo, ganito kung ilarawan ni Roberto ang kalagayan nila. Mamaya pag-iikot naman sila, paalisin na naman kami, iikot naman kami sa kabila. Para nga kami, pinagtatabuyan kami. Pag yung halimbawa malakas ang hangin, masama, gusto namin papasok sa loob. Kay ship doon sir eh, nakuan. Ang dagat doon, kun lang, plane lang. Ayaw nilang kun, hindi ka talaga papasukin doon. Dati raw kumikita ng mahigit 6,000 piso si Roberto kada buwan nang pumupunta siya sa Scarborough Shoal. Pero dahil sa takot na maulit ang nangyari, huminto na siyang mangisda rito. Kaya sa loob ng Scarborough, maraming isla doon. Gusto mong papasok doon, di ka kama. Basta-basta makapangisla doon, sir. Kaya pagtabuyan ka doon eh. Isa lang si Roberto sa mahigit kalahating milyong residente ng Zambales na ang pangunahing kabuhayan ay pangisda. Sa sona ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, muli niyang iginiit na nagkaroon sila ng kasunduan ni Chinese President Xi Jinping kaugnay ng pangisda sa West Philippine Sea. The arbitrary even states that the Philippines may enter into fishing agreements with other states, provided certain conditions and requisites in the UNCLOS are met. I mean, I said I allowed. That was on the premise that I own the property. Pero hindi tayo in control of the property. Hindi ba yun ang nangyari sa bilateral? Nagkausap sila tungkol doon. Hindi ba? Recorded naman yun. Katranscribe yun. If it's transcribed, then you have a document to show that that was the agreement. Ano ang posibleng maging epekto ng di umano'y verbal agreement na ito ng Pangulo at ng Tsina sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? We're going to take off from President Duterte's sona last night, and he apparently did not follow your recommendation that he should not mention the agreement with China. Okay? What do you think is the effect of this? Well, that confirms that there is such an agreement. We are bound by that. The effect is we can fish in Scarborough Shoal, which is a very small area compared to the reed bank. Scarborough Shoal is about 150 square kilometers. Pero we cannot fish sa loob, sa labas lang. But China can send their fishermen in the entire reed bank. That's about
almost 60 times larger than Scarborough Shoal. Scarborough Shoal is not within the exclusive economic zone. Ah. But yung Reed Bank is entirely within our exclusive economic zone. Uh-huh. It's lopsided because we can fish in a small area, they can fish in a huge area. And China has the largest fishing fleet in the world. They can scoop all the fish there in a very short time. Uubusin ka agad nila yan. So it's not a fair agreement. Ano mga kaibahan nung sinabi niya in public at sinabi niya in SONA? Pareho rin yun, publicly made. So, ibig sabihin, okay lang pala pag sinabi ni Presidente hindi sa SONA, hindi pa binding. Anong legal basis? He didn't say. What's the basis? The Constitution says the exclusive economic zone shall be reserved exclusively for Filipinos. Reed Bank, that is our exclusive economic zone. That should be reserved solely for Filipinos. And Scarborough? Scarborough has been declared by the tribunal as common fishing ground. Common. There is no problem. Why should China have the authority to tell us whether we can fish or not if it's pala common fishing ground? That's precisely. It doesn't cost China anything to allow us to fish in Scarborough because sabi ng tribunal, pwede kayo mag-fish dyan. My response to that is that you're reading that provision in isolation. Under the statutory construction, you read provisions in relation to other provisions. Since there is one provision that says your primary duty is to serve and to protect, then you should relate that dun sa sinasabi mo. Kaya sinasabi ni Presidente, I am precisely enforcing this provision. I'm protecting the Filipino people and our territory by doing negotiation instead of enforcing this because this could trigger, and it will trigger, armed hostilities between the two countries. Ayan ang point ni Presidente. Dagdag pa ni Presidential Spokesperson Attorney Salvador Panelo, mas nakasama pa raw ang pag-asampa ng kaso ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nakakalimutan ni Justice Carpio na Scarborough Shoal is within the 200 nautical miles, which means tayo dapat exclusive natin yon. But because they filed the petition in the arbitral court ruled hindi, yung Scarborough Shoal, kahit na nasa 200 miles limit yan sa loob, yan eh traditional fishing ground. Kaya pwede lahat yan yung mangisda. Oh, paano mo ngayon sasagutin yun? Bakit gusto mong isulong ni Presidente itong klaseng agreement? Kasi di ba sabi niya, eh, baka magkagera tayo sa China? There is no way there will be a war because China itself does not want a war. China wants to win the South China Sea dispute without a war. Yun ang kanilang dogma. We will win the South China Sea without firing a single shot. Kasi pag may gera, papasok yung US. Eh pag pumasok yung US, mahihirapan sila. Eh sabi ni Presidente, hindi papasok yung US eh. Sinabi ng US that that's if there is an armed attack on a Philippine vessel in the West Philippine Sea, that's covered by the treaty. They gave that statement already. Categorically. So the Chinese know that. That's why China has never conducted an armed attack on our vessels. All the security analysts don't believe that China will start a war. China is winning the way they're doing it now. And they will never do something that will make us invoke the treaty because they don't know how the U.S. will react. If the U.S. will honor the treaty, kawawa sila. The president answered when I said, I will dig my oil the first time I went to China. Please do not do that because there will be trouble. If the trouble comes out from the mouth of a president of a republic, ano magawa? That's not a threat. That's a friendly advice. And that is common sense. When a foreign state says, this is mine, and tells you not to come in, and you force yourself, eh, talaga magkakaroon ng, it will ignite conflict.